Magandang araw po sa inyong lahat. Mga iba't ibang mga pangyayari sa mundo ang hindi inaasahan at may mga katanungan na hindi nabibigyan ng tamang kasagutan. May mga kaganapan na mahirap ipaliwanag, ngunit kung bakit ito nangyayari? Dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan, hiwaga at misteryo. Tara, samahan ninyo ako sa mga misteryong nagaganap sa ating kapaligiran. Pero bago natin puntahan yan, kung ikaw ay ngayon lang naligaw sa channel na ito, ay inaanyayahan kitang pakisubscribe ang channel ko at huwag mong kalimutan ang notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. Pakilike at pakishare sa iba. Huwag na po nating patagalin. Halika na at tinantunghayan ang mga nangyayari sa mundo sa aking pinas-isip iba't ibang kalaman. Bakit? Dahil sa kanyang mga nakagigimbal na mga prediksyon na nagkakatotoo. Ilan lamang dyan ang pagkamatay ni Lloyd Cadena, isang vlogger na kanyang nahulaan, o ang aksidente at pagkamatay ni Kobe Bryant at ng kanyang anak, o ang pag-alboroto ng Pulkang Taal na pawang lahat nagkatotoo. Isang malaking trahedya sa tubig sa dagat ang bago na namang premonisyon ni Baldwin. Isa lamang yan sa limang bagong prediksyon na eksklusibo sa Rated Purina iisa-isahin ni Rudy para sa atin. Handa na ba kayo? Ito ngayon ang mga bagong pangitain ni Rudy. Sa katapusan ang mundo. Ito ba ay signos na nariyan na ang paghuhukom? Sa mga tanong na ganito, lumutang ang pangalan ni Rudy Baldwin, ang pinag-uusapan ngayon na psychic sa social media. Ang kanyang mga premonisyon, kanyang ipinopo sa Facebook, malayo pa ang pangyayari. Kaya dokumentado ang pagkakatotoo ng kanyang mga prediksyon. Ilan sa mga nagkatotoo daw sa mga ito ay ang pagkamatay ng isang politiko sa Bulacan, gayon din ang lindol sa Davao, maging ang pagkamatay ng batikat aktor na si Eddie Garcia. Nakita din daw ni Rudy, hindi rin daw nakaligtas sa kanyang mga mata ang pagkamatay ng basketball legend na si Kobe Bryant si Kiana. Nahulaan din niya ang kamatayan ng YouTuber na si Lloyd Cadena. Pati ang pag-alboroto ng Pulkang Taal ay bumulaga sa kanyang premonisyon sa Facebook. Ano ba ang kwento sa likod ng pangalan Rudy Baldwin? Kailan ang unang beses na nalaman mo kaya mong makakita ng mga hindi pa nangyayari? 5 years old? Kasi tuwin niya talaga magsalita niya. Yung mga kapitbahay natin, pag alimbawa, nasa labas ko magkakaya. Sabi ko, alam mo, yung anak mo ah, naglalaro ng ganito ah, masunog yung bahay niyo. Sige kayo, sunog na yan, sunod na linggo. Sa ako papunta sa bahay namin, yung anak mo, nagsasalita ng ganun. Sabi ng papa ko, okay, ingatan mo, masunog talaga yan. Yung anak ko, wala akong magagawa, may gift yan. One more time ngayon ah. Naglaro kami sa labas. So may dumantong lalaki. Sabi ko sa kanya, Kuya, next week, ano ka, magsidente ka talaga. Ang bilis kasi ng takbo niya naman, Miss Corina. Sumalpok talaga siya nung tinanggal nung tumuhawa ko mukha niya. Anong sabi ng mga magulang ko? Manji mo nila akong ingatan. Parang hindi nila ako masyadong pinapalapit sa ibang tao. Kaya din daw ni Rudy na bigyan ng swerte ang kahit na sino. Dahil ang mga numbers na lalabas sa loto, kaya din
Nanalo sila, Miss Corina. Pero sa ngayon, meron ka nang napanalo sa loto? Alf, marami na sa aming usapin. Ganon? May nanalo na OFW, nag-thank you naman siya. Pero hindi ako nag-expect na nga. May return sila. Ito, tinatanong sigurado ng iba. Bakit hindi mo gawin ang sarili mong billionaire? Yun na nga, Miss Corina, eh. Tinatanong mo sa Diyos, sabi ko, Lord, bakit ayaw mo ako panalunin? Since ako naman nag-vision. Aso, sumubo ka rin naman. Sumubo ka ako. Totoo, pero nung magtanong ako sa kanya, pagtulog ko madaling araw, parang sinabi sa akin ng Diyos, maging okay na naman ang buhay mo dahil sa mga taong tinutulungan mo. Eh, paano naman ang love life ng isang mamuhula? Paano yun? Hindi ka na nag-asawa? Hindi na. Bakit? Mas okay na ako sa ganito. Kasi Miss Corina, minsan, pag may naniligaw sa akin, pag nag-isip ng negative na naririnig ko, nababasa ko, tapos kinukumpunta ko siya. Tapos nasabi sa akin, nakakatakot ka naman. Umaalis, umiwan. Hindi ako pwedeng ano, hindi sa wala. It's a choice lang talaga na okay na ako dito. Talaga. Ano sa palagay mo ang ano sa buhay? Ang purpose mo talaga sa buhay? Ito lang talaga yung linya ko. Sa pag-mission, sa pag-tulong sa ibang tao na, halimbawa, mada, hindi ko alam kung bakit ang mga malas ko. Mada, hindi ko alam yung business kung bakit bumabagsak. So alam nyo,
sa vision ko sa Taala, sasabog po talaga siya ulit. Kasi habang pinitingnan ko yung vision ko, lumalabas talaga yung amoy sa pangalan natin. At panglima, ang malala at ating pagdadaanan sa hagupit ng kalikasan. Dapat tayo maging manalig sa Diyos, higit pa dun mas malalim. Kasi higit natin, higit pa tayo makakaranas ng matinding kalamidad. Alam niyo ba yun? Kahit yung tinatawag natin na krimen, higit natin maranasan yan sa mga darating na buwan na taon. Sa ilang mga prediksyon, ayon kay Rudy, marami dito ay maaaring pigilan kung maaabisuhan ng maaga at susunod ang tao sa babala. Sa totoo lang, ayon din kay Rudy, walang tunay na nakakaalam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin 100% sa hinaharap. Kung tanging Diyos lang ang nakakakita ng kinabukasan,